Magandang araw muli sa inyo mga ka-atapis. Narito tayo muli at sama-sama natin panoorin ang episode ng FJ's ang Provinsyano. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at notification bell. Salamat! At tinanong nga ni Leia ang kanyang daddy kung may kakambal ba siya dahil nagdududa na siya dito sa nabanggit ni Ricardo. At sumagot naman si Attorney Mante na wala siyang kakambal at tinanong rin niya anong klaseng tanong yan. At nag-usap-usap nga ang grupo ni Ricardo at natanong nga kung mananatili pa ba sila sa lugar nila Leia at kung patuloy pa ba silang ligtas dito. Samantalang patuloy na nga tumayo ang mga kasama nilang sugatan upang ipakita sa kanila na kaya na nilang lumaban muli. At tinanong na nga ni Bulate at Botete, gayon din si Rigo, kung kakayanin pa ba nilang lumaban gayong paunti-unti na sila habang kalaban nila ay padami ng padami. At nakiusap nga si Leia dito sa grupo ni Kado about sa sinabi ng kanyang magulang. At humingi muna si Leia ng dispensa sa inaasal ng kanyang daddy. At yun nga, nakiusap siyang ibigay na ang cellphone ng kanyang mga magulang upang makapagtrabaho ito ng maayos. At tinugon naman ito ni Kado. Binigay nga ang cellphone ng kanyang mga magulang upang hindi sila maipit sa sitwasyon. Bukod nga sa mga ibang agila na unti-unti nang nakaka-recover sa kanilang tama, bukod na lamang si Lolo Delphine ngayon ang nananatiling walang malay sa grupo. At patuloy na nga ang nagising si President Oscar at iniisip niya ang kalagayan ng kanyang bansa. Salamat mga ka-atapis at nakarating kayo muli sa dulo ng ating episode. Hanggang sa muli. Bye-bye.